ito yung continuation ng part 1. Gumawa ako ng part 2 dahil marami pang issue doon na kailangan kong mabigyan ng linaw at advice. Sasagutin natin lahat ng mga issue na yon, detail by detail. Hi! Welcome sa Alpaman PH. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Dito, sigurado, marami kang matututunan. At marami pa akong pwedeng talakayin na maaaring mong mapulutan ng aral. I-click mo lang ang subscribe button at ang bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Nag-upload ako ng isa hanggang dalawa o higit pa kada linggo. Kung gusto mo naman ng advice, mag-comment ka lang sa comment section at ating sisikapin ang pagkukulan ng pansin. Kung gusto mo naman ng malalimang advice o gusto mo din ikwento ang buhay pag-ibig mo, PM mo lang ako sa FB page natin. Ang link ay nasa description box. At kung gusto mo din ng call consultation for free, screenshot mo lang ang proof na nag-subscribe ka sa channel ko. Send mo sa messenger, then wait my reply for your schedule. Make sure na masabi mo lahat ng concern mo during call consultation dahil wala na yon second call. Marami din kasing katulad mo na gusto rin humingi ng advice through call. Pero pwede mo pa rin naman ako i-chat. Nagre-reply naman ako. Mag-subscribe ka na. Salamat. I-summarize natin yung case ni letter sender natin sa part 1. Kalid sila nung naging sila. Naging maayos ang relasyon nila from 2013 to 2018. Lagi daw sila magkasama nung 2013 to 2016. Ito yung panahon na nag-aaral pa sila. Nauna siya nakatapos ng pag-aaral kaysa sa BF niya na ex na niya ngayon. Dahil may trabaho na si Shai, na pagkasunduan nila na weekly na lang sila maaaring magkita at magsama. Dahil nga may karir na din si Shai na dapat niyang asikasuhin. Kinalaunan, nakatapos din ang BF niya na ex niya ngayon at nakahanap din agad ng trabaho. Stay-in daw ito at lingguhan din ang uwi niya sa kanila. Naisip daw ni Shai na mag-resign sa trabaho at magnegosyo na lang dahil hito naman daw talaga ang hilig niya. Sa una, naging okay pa sa BF niya, na ex na niya ngayon, pero di nagtagal, nagre-reklamo na ito. Nawala na daw ang oras ni Shai sa kanya. Pero nagmatigas si Shai, hindi siya nakinig sa complaint ng BF niya, na ex na niya ngayon. Pinagpatuloy niya ang pagninegoso niya, pero pinaintindi naman daw niya ito na siya pa rin naman ang priority niya. Dito na lumabo ang relasyon nila. Nagsimula nang nakaramdam si Shai na madami nang umaaligid sa kanya kasi rumurupok na itong partner niya. Yung dating nakasarang pintuan, binuksan na niya. Tumatanggap na siya ng guest, kumbaga. Dahil dito, naging palatanong na si Shai. Sino siya? Sino yon? At sino si ganito? Bandang huli, umamin din yung ex niya na may nagalaw siyang babae at apat na beses pa. Humingi ng second chance tong ex niya. Pinagbigyan naman ni Shai dahil mahal niya ito at nang hinayang siya sa relasyon nila. Dito na din kusang binigay ng ex niya ang password ng FB niya bilang kapalit sa kanyang nagawa para kuno magtiwala ulit si Shai sa kanya. Pero hindi ganun kadali ibalik ang nasirang tiwala. Parang baso yung tiwala. Kapag ka nabasag, hirap nang ibalik muli sa dati niyang anyo. Nabasag yung tiwala ni Shai sa BF niya na ex na niya ngayon. Sinikap niyang intindihin ang sitwasyon hanggang sa umabot sa puntong kinakailangan na niyang ibigay ang sarili niya na baka sakaling dito ay makontento na at hindi na maghanap at gagalaw pa ng iba. Kaso marupok pa sa marupok itong si lalaki. Mas inintindi niya ang short time happiness niya kaysa yung pang lifetime happiness sana. Napakaswerte niya meron siyang girlfriend na katulad ni Shai pero sinayang niya. Lahat ng pagmamahal binigay ni Shai sa lalaki. Naging habulin siya masyado. Naubos yung atraksyon ni Shai sa lalaki dahil walang humpay na paghahabol niya dito. Kinonsinti pa niya ang maling ginawa niya. Masyado siya naging mabait dito. Dapat ang ginawa niya nung inamin ni lalaki na may nagalaw na siyang babae, habang magkarelasyon sila, nagalit sana siya kahit nagtampo man lang sana. Para matest niya kung gaano kasinsir yung paghingi niya ng tawad. Sinukat muna sana niya bago niya to binigyan ng second chance. Dahil patuloy niyang gagawin ang maling ginawa niya
kung hindi naman siya napaparusahan. Instead, nabigyan pa siya ng reward. Siyempre, ang thinking nun, gagawin niya ulit ang maling iyon para may reward siya ulit. Paulit-ulit niyang gagawin yon kasi may reward. Kung ang partner mo ay nag-cheat, never ninyong itolerate. Iparamdam niyo sa kanya na laking pagkakamali yung ginawa niya. At iparamdam mo sa kanya na hindi mo siya kawalan. Never kang magmakaawa na huwag kang iiwan. Hindi yan kailanman nakakatulong. Maaring pagbibigyan ka niya dahil naawa siya sa'yo. Pero ang sigurado dyan, gagawin niya ulit yon. Dahil handyan ka lang naman, kahit anong kalokohan pa ang gagawin niya. Kamusta naman ang future mo pagka ganon? Wasak malamang. Huwag mong sambayin ang taong hindi naman kasamba-samba. Sino ba siya? Siya ba ang nagpalaki sa'yo para isurrender mo sa kanya ang buong pagmamahal at buhay mo? Paano naman ang sarili mo? Paano naman ang mga taong nagmamahal din sa'yo? Paano naman ang mga magulang mo na siya ang nag-aruga at nagpalaki sa'yo? Yung ex mo ay parte lang ng buhay mo, hindi siya ang buhay mo. Napakaswerte naman niya at nadidepress ka dahil sa kanya. Napakaswerte naman niya at napupuyat ka dahil sa kanya. Hindi ba pwede na siya makaramdam niyan? Na siya ang nag-iisip sa'yo, na siya ang nadidepress dahil sa'yo, na siya ang naghahabol ng pagmamahal mo, na siya ang iiyak dahil malaking kawalan ka niya. Alam kong maraming nakakarelate dito. Pag-isipan nyo ng mabuti. Aralin nyo kung sino yung ex mo, kung ano ang kaya niyang ibigay sa'yo, at ano kayo in the future kung siya ang makakatuluyan mo. Pag-aralan mo ng mabuti. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo ang video ito, paklik na lang ang like at pa-share na din bilang suporta sa aking channel. Kung naalangan ka naman na i-share dahil iniisip mo na baka makita ang ex mo at i-apply niya din to sa'yo, huwag kang mag-alala. Kahit mapanood pa niya ito at i-apply niya sa'yo, hindi yun magiging effective. Lalo na kung siya naman ang nang-iwan sa'yo. Ganun pa man, i-share mo na lang din ang isa ko pang channel, at least dito safe ka. Mag-iwan ako ng link sa description box sa baba. Pabisit na lang, pa-share, at mag-subscribe ka na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.